Sa palagay niyo po, sino po ang mas magaling sa namuno sa bansa natin? Si Duterte or itong administrasyon ngayon? Sino pa para sa akin? Yes po. Mas prepared ko si Duterte. Yung una, medyo natakot yung mga kababayan natin, yung mga drug addicts, mga traces. Medyo, although gumagamit sila, pero iwas sila. Nakatago sila. Eh ngayon, parang bumabalik sa dati. Nataran? Oo. Po, huling tanong po, ano po yung inyo pong nararamdaman ngayon sa pamumuno ni BBM? Ano ko lang, ang feel ko lang ngayon is, ay mga reklamo ng mga drivers na matatanggal sila, mag-importer na sensyo na, at saka yung taasan ng kasulina, mga kapatid. Dati nga, ngayon nga, yung bigas, naging dual citizen na raw. Diba? Dati, medyo may mababa pa. Ngayon, na. So, kahit ano naman sa machinery, taong bayan ang nagpanalo sa kanya. Napakalakas no ng mga dilawan. Kasi meron siyang dilawan sa Pilipino. Oo, napakalakas ang dilawan no, nasa posisyon ng dilawan. May si Marujas, kasi si Crispo, si Binay. Mga dilawan yan eh. Mga kuhan yan eh. Ano saan sila pinulot? Ano bang comment yun sa mga tanong? Sa aking dilawan, ano bang ano yun? Sila nag-aano ko lang ng mga hindi naman marpa, kaso lang sa history ng gobyerno. Sa history ng gobyerno, ma'am, no? Mga grupo na yan, ay mga supporter yan ng mga kadiwa. Kasi kumanta na, ma'am, yung finance officer na ni Juma Season. Kasi sabi niya na yan sa YouTube ng babae na finance officer nila, sila nangungulikta ng sa mga mayayaman na para i-finance sa itong mga CCPNPA. Nagulat nga ako, ha? Sabi ko, bakit ganun? Na ano, siya mismo nagpatunay na itong mga liberal party. Si Jomar Season yan. Sumusuporta sila kayo. Undercover. Kung tutusin naman talaga natin, ang ating namang hangari para sa ikabubuti ng gobyerno natin, no? Para umunlad yung ekonomi natin. Pero yung mga revelation ng mga tao na under behind dun sa organization na yun, nakakagulat talaga. Kasi ang ating naman na aim dito, malasakin sa mga kapwa kababayan natin. Yes, yun naman eh. Oo. Para sa inyo, alam ko hindi naman ano ang mga dilawan eh. Concern sila sa mga kababayan natin. Pero yung talagang sumusuporta sila. Sumusuporta sila. Hindi naman sila nag-ano po mo. Gano'n ang kulay nila is ano sila sa bansa natin. Sumusuporta sila, ma'am. Pero yung mga Hindi sila nila magbago, maiayos yung ano natin. Pero ilang dekada kaya mag sila na sa pisto na hindi naman nabago? Bakit ilang dekada? Sino-sino ba yung mga dilawan na sinasabi? Nandiyan si Corey, si Ramos. Nandiyan si Juan. Bakit yung ating development ng ating Juan napaka Juan? Kagaya sa mga peace and order natin, no? Grabe ang Juan ang peace and order natin. Nandiyan din si Ninoy. Si Noy-Noy. Ang dami rin yan na project. Ang daming na kanya yan, nag-umpisa. Ang ano ba? Infrastructure natin. Yung mga highways na yan, siya nag-umpisa. Ilang pa'y pilang. Pero ang ang gacha. Ang dami talaga sa kanya. Na mga grupo ng council of friends. May mga nagsasalita na gano'n na yung grupo lang, council of friends. Kaya tayo point of view sa mga bawat taga niya. Ang sa akin ako, wala naman ako. Yun lang ang aking ideas. Yun lang ang mga observations. Bawat tao kasi may sarili ko. Yes. Respectuhin natin yung opinion. Yeah. Respect natin yung opinion yun. Respect. Para wala namang kwan yan na nagpapalitan lang ng kuro-kuro. Para so, ngayon, ayan na, nakaupo. Oo. Sana maging maayos na lang. Sundin yung mga sinabi yun. Oo. Ayan na. Kaya nga binigay natin. Luckily,
lalong tumataas lahat. Kaya nga binigay na natin yung matamis nating oo noon kahit na parang nag-aatubili tayo na kasi ganito ganyan yan. Sabi na mga... May kasalanan naman mga kababayan natin. Totoo yun ba? Kasi sabi nga, matikipin ko ang dami ng kapatid ko, no? Sa private contact. Bakit natin ipagbigyan kung talaga yung mga pinapangako ay matutupad? Kaya nga, agad ang tat, gumawa siya ng kalaan ng tao, kumuha, ngayon, ano may masasabi ng mga tao ngayon? Lahat tayo, damay. Ma'am, ang masasabi ng mga tao ngayon, nabudol daw. Oh, budol-budol. Okay, wala na tayo magagawa. Wala na. 6 years lang naman yan, di ba? Pero ang masama so, naman. So, sana ayusin na lang natin sa susunod. Sa loob ng 6 years. Ang mga choices natin. Sa loob ng choices na yan, ma'am, at sa kanyang 6 years natin binigay sa kanyang termino. Mukhang ayaw nang umalis eh. Yan naman. Kasi nagpo-promote sila ng nagsiship sa gusto kabindahan ng ating konstitusyon into parliamentaryo. Anong ibig po sabihin doon, ma'am? Pag naging parliamentaryo na tayo, government. Kaya, ang state-charyo. Oo. Pero ma'am, ito talagang hangarin natin ma-improve ang ekonomi natin na ma'am, no? Alisin natin yung mga koneksyon ng mga politiko sa bawat distrito kung saan ilalaan yung mga projects. Wala dapat silang doon, wala silang approval o ano. Biruin mo naman mapag nag-invest ka ng isang investment sa isang lugar. Nung panahon nga ni Pangulong Duterte, di ba? Maraming mga investor na nagsusumbong na yun itong mga politiko nanghihingi ng protection money. Ay kung ang investment mo lang ay nasa 10 million tapos ang hihingi ay 40% nun. Ilan na lang matitira? Sila. Tingnan mo, unang-una yun narinig ko sa ano, yung Lahore project sa Iloilo sa Kalino. Umalis ang mga Koreano dahil biruin mo, sinihingian sila ng 40% nung panahon ni Pinoy. Yung hinihingi doon, ayaw na natin pangalanan dahil hindi na siya ngayon public official. Umalis yung mga Koreano. Hindi magsalita dahil wala na siya. Hindi na siya public official. Ano na, may hindi siya, hindi niya may pagtatanggol sa ito. Oo. Ngayon, so, as far as I know, maraming nagawa. At maraming Asia, marami din mga project. Hindi siya nag-ano ng mga, ano natin, pupunta sa ibang bansa, Pero yung Koreano na yon nung panahon ni Duterte, bumalik sila, tinapos yung project na yun. Ngayon, walang assurance kasi ni Duterte doon, kung sino man yung politiko na yan, ay papuntahin, punta ka rito. Dahil pagsasapal sa palito. Kaya tinapos yung Lahore Pradam sa Panay Island, natapos nung panahon na talaga ni Duterte. Dahil paraming mga politiko na mga sugapa sa pera. Politics. Ano nga palang ano yan? Ano yan? Sa vlog namin kay Trump. Sa palagay niyo po, sino po ang mas magaling sa namuno sa bansa natin? Si Duterte or itong administrasyon ngayon? Sino pa po sa akin? Yes po. Mas prepared to speak. Yung muna, medyo natakot yung mga kababayan natin, yung mga direct-to-addict, mga practices. Medyo, although gumagamit sila, pero iwas sila, nakatago sila. Eh ngayon, parang bumabalik sa dati. Natara? Oo. Siyempre, mayroon na mamaganda. Yeah. Ano, hindi naman naipos ang drugs sa loob. Yes. At siyempre, kaya lang noong under the deck, at yun, medyo talagang natotokang sila, inuuli sila, talagang merong ay parusa. Kasi nung, ngayon wala masyado eh. Ni, at saka tumataas pa mga pinina. Yung panahon ni Duterte, mami, di ba pag pulis, nagkasala, pag may mali, mayroon pang pulis na nang huhuli sa kanila rin. Parang may special force sa taas na magbabantay sa kanila. Kagaya traffic police ka, nangunutong ka. Ma'am, last question na lang po.
Ano po yung inyo, huling tanong po, ano po yung inyo pong nararamdaman ngayon sa pamumuno ni BBM? Secured ba kayo? Anong inyong nararanasan? So far wala naman ako nababalita ang mga yung mga pinapatay, yung mga inaano. Ang ko lang ang feel ko lang ngayon is ay mga reklamo ng mga drivers na matatanggal sila, pati-porter na section na, at saka yung taasan ng kasutin na mga dati nga, ngayon nga yung bigas naging dual citizen na raw. Diba? Dati medyo may mababa pa. Ay, hindi na. So, kahit ano naman sabihin natin, still, depende yan sa cannabis natin. Diba? Pero, wala tayong nagagawa. Okay ma'am, thank you po.